oras ang brownout sa NAIA Terminal 3 kanina. At dahil sa sobrang init sa paliparan, uminit na rin ang ulok ng mga naperwisyong pasahero. Banatuloy ng isang kongresista, dapat mag-resign na ang mga opisyal at tauhan ng NAIA. Nasa frontline na balitang yan, si Mean Los Baños. Siksikan sa pila habang mainit at nasa dilim. Yan ang tiniis ng mga pasahero sa NAIA Terminal 3 kaninang tanghali nang mag-brownout ulit sa NAIA. Kuha yan ang aktres sa si Vivian Velez habang nasa loob ng paliparan. Patay na nga ang air conditioning system, damay pa ang mga elevator at escalator. No choice tuloy ang mga pasahero na mag-akyat baba ng hagdan habang bit-bit ang kanilang bagahe. Sa check-in counter naman, naging mala-blockbuster ang pila dahil pa rin sa power outage. Dito rin maiwasan ang mga pasahero na maglabas ng sama ng loob sa social media. Pasado alauna imedya ng hapon nang bumalik ang supply ng kuryente sa NAIA. Para sa ilang mambabatas, hindi na sapat ang sorry lang, lalo't ito na ang ika-apat na beses na nagka-power outage sa NAIA. Una ay noong September ng nakaraang taon, sinundan niya noong mismong bagong taon habang ang ikatlo ay noong Labor Day. Si Senator Grace Poe Tuloy humirit na tila tuwing holiday ay may nangyayaring aberya. At heto nga naman ngayong long weekend dahil sa nalalapit na araw ng kalayaan sa Lunes. Kaya tanong ni Poe, nagkakataon lang ba o sinasadya na ang mga power outage? Ang Vice Chairman naman ng House Committee on Transportation na si Tina Pancho, sinabing dapat nang magbitiw sa pwesto ang lahat ng staff ng NAIA. From the top hanggang sa ibaba, wala tayong dapat iwanan na nakaupo ngayon ba? Kasi tatlong times in a year, that is too much na ma'am na ginagawa nilang kahiya-hiya ang Pilipinas ma'am. Kumuha tayo talaga ng somebody who is really efficient for the job. Dahil paulit-ulit na, dapat daw gawing it's more fun in the Philippines ang tourism slogan ng bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. Samantala, nagbabadyang tumaas ang terminal fee na sinisingil sa mga pasahero kasabay ng privatization ng Ninoy Aquino International Airport sa susunod na taon. Ayon kay Transportation Undersecretary Roberto Lim, masyado pa nga raw mababa ang 550 pesos terminal fee sa NAIA kung ikukumpara sa ibang airport. At sa singil na yan, 300 pesos lang ang mapupunta sa MIAA para sa upkeep ng pasilidad. Kaya naman napapanahon ng itaas ang terminal fee sa NAIA. Medyo huli na talaga ang adjustment ng passenger service charge sa NAIA. We really want to maintain as low as possible a realistic level naman yung passenger service charge that would make it workable for a facility to make its investments and improvements. Iginiit naman ng DOTR na maraming magandang pagbabago ang privatization ng NAIA, kabilang ang digitalization ng check-in hanggang sa boarding ng mga pasahero. Gagawin ding mas makabago pa ang operasyon ng control tower na maihahambing na sa first world countries. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.